Marami akong kilala na hindi kumakain ng okra dahil ayaw nila sa gel-like texture nito. Pero teka lang, kung isa ka din sa may ayaw sa okra, bago mo ito tuluyang ayawan at iwasang kainin, ay panoorin mo muna ang video na ito. Dahil sigurado akong magbabago ang tingin mo sa okra after mo itong mapanood. Hi! Tayteli here! Ang okra ay tinatawag ring gumbo o lady's fingers. Technically, isa itong prutas pero kadalasan ay ginagamit na parang gulay sa pagluluto. May resemblance ito sa pepper at kinukultivate bilang food source simula pa ng ilang daang taon. Isa itong good source ng vitamins, minerals, antioxidants, at fiber. Bukod sa mismong bunga nito, napapakinabangan rin ang fresh leaves, flowers, buds, stems, seeds, at pods nito. Huwag na nating patagalin pa. Narito ang mga dahilan kung bakit dapat kang kumain ng okra. Number 1. Nutritional powerhouse. Ang okra ay tinuturing na essential crop sa maraming bansa dahil sa mataas na nutritional value nito. As per USDA National Nutrient Database, mayaman ito sa vitamins at minerals tulad ng B vitamins at pati na rin sa vitamins A, C, E, at K. Nagtataglay rin ito ng calcium, iron, magnesium, potassium, at zinc. Mataas rin ang mucilaginous fiber nito na karaniwan ay tinatawag na okra slime. Number 2. Antioxidant properties. Ang mga antioxidants ay uri ng compounds sa pagkain na dumidepensa laban sa mga harmful molecules na tinatawag na free radicals. Polyphenols tulad ng flavonoids at isocoricetin, pati na rin vitamin A at C, ang main antioxidants na matatagpuan sa okra. Base sa mga pag-aaral, nakakatulong ang mga ito para mapababa ang risk ng oxidative damage. Ang mga polyphenols na taglay ng okra ay may benefit rin sa brain health dahil meron itong unique ability na makapasok sa brain at protektahan ito laban sa inflammation. Ang defense mechanism na ito ay nakakatulong para maprotektahan ang brain against sa mga symptoms ng pagtanda at para ma-improve ang memory, cognition, at learning. Number 3. Anti-cancer properties. Nagko-contain ng lectin ang okra. Isa itong type ng protein na maaaring makapag-inhibit ng growth ng human cancer cells. Although marami pang human research ang kailangan para patunayan ito, merong mga test tube studies na nagsusuport sa kakayahan nito bilang panlaban sa cancer. Sa isang study na isinagawa sa metastatic mouse melanoma cells, napag-alaman ng extract ng okra ay nakapag-cause ng death sa cancer cells. Sa isa pang study, na-conclude ng mga researcher na ang lectin na matatagpuan sa okra ay nakakapigil sa growth ng cancer cells by up to 63%. Number 4. Lowers blood sugar. Importante ang pag-maintain ng healthy blood sugar levels sa katawan. Base sa mga research, pinapababa ng okra ang sugar absorption sa digestive tract na nagre-resulta sa mas stable na blood sugar response. Although may kakayahan ito sa pag-control ng blood sugar, dapat maging maingat ang mga taong may diabetes sa pagkain ng maraming okra dahil maaari itong maka-interfere sa metformin. Ang metformin ay isang medication na ginagamit para sa treatment ng type 2 diabetes. Number 5. Heart health. According sa American Heart Association, ang mga pagkaing mayaman sa fiber tulad na lamang ng okra ay nakakabawas sa level ng harmful cholesterol sa dugo. Napapababa nito ang risk ng pagkakaroon ng heart disease, stroke, at napapabagal ang progression ng heart disease sa mga taong meron na nito. Ang recommended daily intake ng fiber ay nakadepende sa age at sex. Para sa mga female adults between 19 and 50 years old, 25.2 to
to 28 grams ng fiber per day ang kailangan. Samantalang 30.8 to 33.6 grams naman para sa mga male adult. Sa mga lagpas 50 years old naman, ay kailangan ng mga babae ng 22.4 grams while sa mga lalaki ay 28 grams per day. Number 6, osteoporosis. Excellent source ng vitamin K at calcium ang okra. Ang mga nutrients na ito ay may malaking role sa bone formation at blood clotting. Kaya naman ang pag-consume ng okra ay makakatulong para mapatibay ang buto at maiwasan ang pagkakaroon ng fractures. Number 7, gastrointestinal health. Base sa research, the more na kumakain ng mga pagkaing may fiber ang isang tao, the less chance na magkakaroon sila ng colorectal cancer. Ang dietary fibers na taglay ng okra ay nakakatulong para maiwasan ang constipation at para ma-maintain ang overall health ng digestive system. Ang diet rin na mayaman sa fiber ay nakakabawas ng appetite kaya't makaka-contribute ito sa weight loss. In Asian medicine, nagdadagdag ng okra ang ibang tao sa kanilang niluluto para labanan ang irritation at inflammatory gastric diseases. Number 8, pregnancy. Importante ang vitamin B9 o folate para sa mga pregnant women. Katunayan, inirerekomenda na ang lahat ng kababaihan na nasa childbearing age ay mag-consume ng 400 micrograms ng folate araw-araw. Pinapababa kasi nito ang risk ng pagkakaroon ng neural tube defect, isang severe birth defects ng brain at spine ng developing fetus. Likewise, ang pagkain ng maraming folate during pregnancy ay nakakatulong rin para suportahan ang pagbubuntis ni mami. Ang 1 cup o 100 grams ng okra ay nagpo-provide para sa 15% folate na daily need ng kababaihan. Number 9, reduce fatigue. Base sa isang study na pinangunahan ni Fang Bosia mula sa China, napag-alaman na ang antioxidant-rich na okra ay nakakatulong para mabawasan ang muscle tiredness. Sinubukan nila ang epekto nito sa laboratory mice. Base sa resulta, mas bumilis ang swimming time ng mice na binigyan ng okra extract compared sa ibang hindi binigyan nito. In addition, mas mababa rin ang levels ng lactic acid sa mice na binigyan ng okra extract, which indicates na mas mababa ang naging muscle weakness effect nito. Mula sa mga resultang ito, sinasuggest na ang consumption ng okra ay related sa pag-improve ng metabolic capacity at improve ability stress. Number 10, manage hypertriglyceridemia. Maaring maging source ng dietary therapy ang okra para sa mga taong may hypertriglyceridemia. Isa itong condition kung saan mataas ang level ng fat, particularly ang triglycerides sa blood. Ang hypertriglyceridemia ay maaaring mag-cause ng hardening ng arteries na kinalaunan ay maaaring magresulta sa cardiovascular diseases. Ngayong alam mo ng marami palang benefits ang okra sa ating katawan, aayawan at iiwasan mo pa ba itong kainin? Sana ay nabago ng video na ito ang iyong isip para naman hindi mo ma-miss ang mga benefits na maaari mong makuha mula sa pagkain ng okra. Muli, this is Tay Telly, ang iyong number one resources ng makabuluhang kaalaman every week. Kaya subscribe ka na para lagi kang updated. Ingat!